Hey, sana. Diyan na ba kayo? Mag-chat nga kayo para malaman ko kung andyan kayo o wala. Okay. Okay, good evening, Adele. So let's start. We already have about six problems previously. So dagdagan natin. So ngayon, three problems to. Given. The following. Tingnan ko lang. Balikan ko yung ating previous lecture. Naka-ano pala tayo? Naka-15 na pala tayo. So, ganun na karami pala yung sample. 15. Yung mga tungkol sa ano yun, sa critical path, mga ganon-ganon, no? So ituloy natin. Tuloy natin yung examples. Ito yung given, no? So, meron tayong ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobrang dami, ano? Sobrang dami. Sa dahil sa sobrang dami, gawin ko na lang. Sobrang dami. Hindi magkakasya. So, palitan ko ha. Hindi magkakasya. So, isang buo na. Yan yung table. Gawin natin. Ganyan na lang ha. 1 to 2. Yan yung node. Ha? Node. 1 to 2. Activity A. 2 to 3. Activity B. 'To. Demolition. Clearing. Yan. Ano pa? Excavation. Excavation. Ano to? 2 to 5.
Activity C, underground. Underground installation. Installation, underground installation. Ano yung mga time? Weeks. 8 weeks. 14 weeks. 6 weeks. Ano pa? Three, two, four. Activity D. Foundation. Foundation and column. Okay, 5 weeks. Four to five. Activity E, ano? Dami. Siyempre, zero yan. Four to six. F. Second floor. Second floor construction. Construction. Okay, second floor construction. 6 weeks. And then 4 to 7. G. Group. Roof framing and roofing. Roofing. Okay. Ilang weeks yan? 6 weeks. And then, what's next? 5 to 7. It's slab. Ground floor. Slab. So, pagbubuhos, ha? Nice slab. 4 weeks. Pa. 5 to 8. Letter I. Mechanical and electrical. Utilities. Construction. 12. Six to seven. Six to seven. J. Exterior wall. Construction of exterior wall. So, walling na to. Walls. 12 weeks. Ano na? 7 to 8. K. Dami. And then, 7 to 9. Construction of interior partition, interior walls, partitions. Ano pa? Ilan yan? 10 weeks. 8 to 9. So, 8 to 9. Mechanical, electrical. Mechanical and electrical. Fixture. Okay, fixture na to.
Okay, 12 weeks. Then 9 to 10, painting and finishing. Painting. And finishing. So ito ay marami activity, di ba? Okay. So yan yung activity. Good evening, Jericho. Good evening, Earl. Good evening, J-Mark. Okay. So let's proceed. Go to mommy. That is working. That is busy. Good, ma'am. That is working. Hey, that is using Jikopo. That is yes. Working. Okay, pakisulat mo na at explain ko. Okay, ito yung tanong ha, yun yung given, ito yung tanong. Okay. So, ano yun? Ano yung problem na yun? Tatlong problem yun. So, problem 16 to problem 17 and problem 18. Problem 18. Okay? So, okay. Ano yan? Building, construction. So, problem 16 muna tayo. Tanong, which
is the critical part of the project. What is the critical part of the project? So problem 17. What is the duration? Gaano katagal tong project na to? Of the project. Okay. And number three. What is the earliest start? Earliest start activity in weeks. Well done. So let us start with the drawing. Dapat may drawing muna natin to bago natin masagot yan. Okay, dapat ma-drawing muna natin yan. So, isa-isay natin pag-drawing yan. So, mag-start tayo sa 1, di ba? Node 1. Okay. Saan papunta yung node 1? Okay. Node 1, node number 1. Papunta sa node number 2. So, yan. Papunta sa node number 2. Yan ay activity A. Activity A, 8 weeks. So, lagay natin. 8 weeks. Anong pangalan niya activity na yan? A. Okay. Then, next. Node 2 to 3. So, node 2 to 3. Anong activity yan? B. 14 weeks. So, 14 weeks. B. And then, may 2 to 5. So, therefore, ibig sabihin, may branch, no? May branch kasi dalawa yung ano eh. Galing sa 2. So, gawin natin dito. 2, 2, 5. So, mas ano siya kasi 5 eh. So, ilan yan? 6 weeks. Yan ay letter C. Activity C. And then, 3 to 4. So, meron palang 3 to 4 dito.
dapat mula dito hanggang dito, nauuna yung 4 kasi sa 5, you know, nauuna yung 4. So, 3 to 4 ilan yun, activity D, 5 weeks. Activity D, 5 weeks. Okay? And then, 4 to 5, dami ito. 4 to 5, ano lang yan, dami. So, 0 yan. 0. Pero activity E. Okay. So, yan. Ang pagsulat ng dami dapat ay broken lines. So, mali yung pagkasulat ko. Dapat broken lines yan. And then, next. 4 to 6. So, meron pang papunta naman sa 6. And then, ano ba? May mga 4 na. 4 to 5, 4 to 6, 4 to 7. So, tatlo pala. 4 to 5. Saka dito naman, lagay natin 4 to 6. So, lagay naman natin dito 7. So, yung 4 to 6 is F 6. 6 weeks. 6 weeks, F. 4 to 7 is G, 6 weeks. G, 6 weeks. Okay? And then, 5 to 7. So, meron tayong 5 to 7. Gumanon. 5 to 7, H, 4. 4 weeks. 4 weeks, letter X. No? And then 5 to 8. Meron din 5 to 8. So, ganyan, no? And then 5 to 8, I, 12 weeks. 12 weeks, letter I. And then 7 to 8, dami na naman, no? So, ito is broken lines. 7 to 8, dami, 0 yan. At yan ay K, no? K. Ano yan yung J? 6 to 7. So, merong 6 to 7. Pupunta dyan, no? Yan yung J. At yung J na yan is 12 weeks. 12 weeks. Okay. So, bilangin lang natin, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 activities, ha. Ilan yung ano natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, apat pa, ano? Apat pa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pa lang. So, 4 pa. So, baka may nakalimutan tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sa L na tayo. 7 to 9. L is 7 to 9. 7 to 9. So, create tayo dito ng 9. 7 to 9. That is, ilan yung ano na yan? 7 to 9? 10 weeks. L. No? 10 weeks, L. Then, 8 to 9. So, meron din 8 to 9. And that is 12 weeks, letter M, no? 12 weeks, letter M. And then, 9 to 10. And that is painting 8 weeks, no? N.
8 weeks, so letter M. So, tama ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, tama ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama. 14 activities, no? Makita natin dito sa start demolition, clearing ng area. Pagka cleared na, excavation na, magbukay na yan. Pagka nakapagukay na, pwede nang mag install ng underground system. No? Ilagay na yung mga pangilalim. And then after that, foundation and column. And then, so makikita natin, nandito maging sistema, ano? 1, 2, that is demolition. Then, 2 to 3, excavation. Pag na-excavate na, 3 to 4, that is foundation. Nakahukay na, di maglagay na ng foundation at column. Then, dito muna tayo. 4 to 7. Roof and framing. So, pagka may mga column na, maglagay na ng frame para sa roofing at ilagay na yung roof. Okay, para malilim na ang trabaho. Ano? And then, 7 to 9. 7 to 9. Construction of interior partitions. So, mga partitions, you know, 7 to 9, mga partition, construct na. May malilim na, may roof na eh. Then, 9 to 10, painting and finishing. So, yung mga partition, pwede ng pinturahan, bubong, yan. Hindi naman pa, ano yan. Okay. Then, kung dito naman dumaan, pagkaroon ng demolition, eh, pwede na mag-install ng mga underground system. Okay. Kasi nakapag-excavate na eh, yung mga septic tank, mga ganyan, no? Yan. Then, 5 to 7, ground floor slab, pagkatapos na yung mga pangilalim, maglagay na ng ground floor slab. Okay? Okay? So, pagka meron ng ground floor slab, 7 to 9, is maglagay na ng mga partition. So, pagka may mga slab na, di maglagay na ng partition. Then, pinturahan na. Okay? Painting. Okay? So, pwede rin namang 5 to 8. Demolition, lagay yung underground. Then, 5 to 8. Ano yung 5 to 8? Mechanical, electrical, utilities. So, siyempre, ilagay na muna yung ano, yung mechanical and electrical. Okay? Bago magkaroon ng mga slab-slab. No? So, 8 to 9. Ano yung 8 to 9? Mechanical and electrical fixture. So, pagkatapos ng mechanical electrical system ito, yung fixture, ito yung mga ano, kinakabit sa mga endpoints. Halimbawa, meron ng mga pipings. Ay, di ilagay na yung mga fans kung blowers. Okay? So, meron ang mga ducting. So, ito, fixture, ilagay na yung mga aircon appliances. Okay, so yun yung ibig sabihin ng mga fixture. So, electrical naman, tapos na yung mga wiring, so ilagay na yung mga ilaw, switch, mga circuit breaker, and so on. Yun yung ano, fixture, mga outlets. Ilagay dyan. Okay? Ano pa? And then, pagkatapos na, pwede na pinturahan, no? So, pwede rin dito, 4 to 6, no? Pagkatapos ng 3 to 4, ng foundation and column, 4 to 6. Ito, second floor construction. So,
Pwede na isabay yung second floor saka ground floor. Okay? So, sinasabay na yung second floor saka yung roofing and framing. Okay? So, pwede naman, no? Kasi may kulom na eh. May kulom na. So, second floor and yung yung roofing and framing. Okay? Then, pagka may roofing and framing, pwede na ang pumunta sa 8, then 8 to 9 is mechanical electrical. So, meron ka namang electrical mechanical doon sa roofing, sa ano, sa ceiling. So, yun, ilalagay din, pinturahan. Okay? So, may mga sabay-sabay na. So, tingnan natin yung path ngayon. So, kung titingnan natin ang path, marami yan, pwedeng itong diretsyong ito, ano? Say natin, ang path dyan. So, ito yung path natin is A, B, D, G, L, N. So, total natin, 8 plus 14, 22, plus 5, 27, plus 6, 33, plus 10, 43, plus 8, 51. Ano pa? Pwede rin namang A, pwede rin naman dito, then C, pumunta ron, and then pagka C, pwede naman doon, sa I, and then pwede naman dito, sa M, and then N. Pwede naman yan, no? So, ano lalabas dyan? 8 plus 6 is 14, plus 12 is 26, plus 12 again is 14, 26, 38, plus 8 is 48. Yan, no? Pwede namang A to C. Pwede naman dito. Tapos dito tayo pupunta. A to C, then H, then H, then pwede naman doon, pumunta doon, bumalik sa 8, which is K, and then M, N. So, kumanon, 14, 14, plus 4 is 18. 0 to 18 plus 12 is 30 to 38. Okay? Pwede doon, no? Pwede naman doon, dumiritso dito. So, A, C, H, L, N. So, ito is 14, 18, 28, 36. Okay, 36 yan. And then, pwede naman dito, pumunta ron doon. Maraming path eh, no? So, A, B, D, then E, then I, M, N. So, ito yan. 22, 27, 0, 27, 39, plus 12 is 49, 51, 51 na kagad dito, plus 8 is 59. 59 na kagad doon, no? Then another path is A, B, D, E, then H, then pwedeng doon or pwedeng dito.
So, doon, umakyat tayo. So, K, M, M. So, ayan. Ayan, ha? So, ito is 22, 27, and then 31, and then 31 plus 20 is 51. Okay, so yun namang isa. So 49. Yung A, B, D, E, H, L, N is 49. So dito dadaan, diretso na dito. Okay? Then meron pang A, B, D. Dumaan naman dito. Bumaba. No? F, J, F, J, then pwede dumiretso doon, punta ron, no? J, then K, M, N. So, this is 27, 33, 45, 57, 57, 65. Then, bumano. And then, A, B, D pa rin, pupunta pa rin sa F. J pa rin, pupunta pa rin dito. Dito na dadaan. L, N na kagad. No? So, ito, diretso, hindi na pupunta rin, diretso na kagad dito. So, yan, no? So, this is 63. So, weeks. Yan yung weeks. So, alin ang critical dito? Ang critical dito, ito yun. Pinakamataas. So, yan ang critical path. Okay? So, ang sagot sa tanong, so, ang tanong is, which is the critical path of the project? So, anong critical path? A, B, D, F, J, K, M, N. A, B, D, F, J, K, M, N. Yan ang critical path. So, nasagot na natin, ha? Problem 17. What is the duration of the problem? Of the project? Anong duration? The 65 weeks. Hindi pwede matapos siya ng 36 weeks. Ay paano yung ibang ano? So ito yung pinakamatagal. So yan yung duration ng the project. Okay? What is the earliest start of the project? Earliest start. Aha. What is the earliest start of activity N? So, mali. Yung palang tanong ay activity N. What is the earliest start of activity N weeks? Ito pala M. Activity M. Mali pagkasulat ko. Sorry, sorry, sorry. M. Ano yung activity M? Ito. Ito. Ano yung start dito? Ilang weeks yung nandito? Ha? Ilang weeks tayo makarating dito? Oh, so ito, ito rin yon, 65, kasi dito tayo dumaan eh. Yan o. Oh. Dumaan dun eh. Minus 20. Kasi 8 saka 12 is 20. Minus 20. So, yan ay 65 minus 20. 65 minus 20 is
45 weeks. Yan ang sagot. Pagkatinanong tayo, what is the earliest start? Kailan pwedeng pinaka mabilis mag-start ang activity M? After 45 weeks, andito na tayo. 45 weeks, mag-i-start na itong M. Then, tapos ito in 20 weeks. From this point to this point. Okay, so... So, 18 months, no? So, 1.5 years ito. 1.5 years. So, itong project na ito is ano, building of two-story. Two-story residential siguro yan, no? Isa't kalahating taon. Okay, bubunuin. Okay. So, yan yung isang ano natin. So, ito ngayon, ang naging example ngayon is actually building. Pero sa transportation, ang example nito hindi building, ito ay bridge or road. Ganun din, may ganitong project din, road. So, di gagawan mo rin ang ganito, critical path. Transportation naman yon, okay? So, critical path method. Pero ang usapan is, yun ay magiging yan ay yan ay transportation bridge o kaya roads o kaya skyway. So may mga ganito rin gagawin ka. Okay? Ganito yung in-example ko kasi pwede itong gamitin sa construction engineering, pwede rin sa transportation engineering. Depende sa example. Ito kasi building. Pero kung ito ay gawin mo, pwede naman itong gawing ano, skyway. May mechanical and electrical din naman sa skyway. May excavation din. Mayroon ding foundation. So, ang ano lang dito is, bakit sir mayroong roof framing and roofing? So, ito, kung skyway, eh, malamang wala. Pero, yung mga maliliit na roof sa mga emergency stop. May mga ano doon, halimbawa, sa skyway o yung mahabang bridge, eh, meron diyang emergency stop at merong maliit na rest area. At yun ay may bubong, maliit lang yun. So yun, ganun lang. So pwede pa rin to, actually lahat ito pwede pa rin. Okay? So kung susumahin, so pwede ito sa transportation engineering at gagamitin ko rin sa kaya pinag-isa ko na lang. Okay? So, isang problem na lang siguro. At punta na tayo sa ibang ano? Mag-painga na tayo. Tanggal na.
Okay, any question? Question? Okay, so i-ano ko muna yung attendance. Kasi nagkaroon ng emergency dito sa ano ko, sa location ko. May mababagsak na cabinet sa taas. Mababagsak yung cabinet. So, ano na lang tayo, let us temporarily stop our discussion. Si babalikan ko yung emergency na cabinet na mauhulog. Kung walang tanong, so tuloy na lang natin sa other day, ibang araw. Okay. Hey, good night, everyone. Thank you.